Totoo nga ba ang mga alien o ang mga tinatawag nating mga extraterrestrial living? Marami ng mga pelikula ang pinalabas pahinggil sa mga alien at may iba't iba itong depiction. May mga cute gaya ng palabas sa E.T. The Extraterrestrial. My son, my family. Meron ding nakakatakot tulad ng The War of the Worlds. At meron din namang matulungin gaya ni Superman na marahil isa sa mga pinakakilalang alien ng mga tao. Dahil sa ating curiosity bilang isang tao ay may ilang grupo na rin mga naghahanap ng mga pruweba na sila'y nag-i-exist. At kahit subukan niyong i-google ay marami kayong makikita ang mga video clip na pruweba raw na ang mga ito ay totoo at dapat paniwalaan. Paano kung sabihin ko sa inyo mga kaibigan na posibleng may pagpaparamdam na namang ginawa ang mga alien sa ating mga taga-daigdig? Nito lamang buwan ng Nobyembre taong 2020. Kung inaakala nyong tapos nang magbigay ang 2020 ng mga kakaiba at nakakabiglang mga ganap sa mundo, ay nagkakamali kayo mga kaibigan. Pero una sa lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hiling mo ang mga gantong klaseng talakayan, nakapupulutan mo ng aral ay mag-subscribe na and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads sa channel na ito linggo-linggo. Isang misteryosong metal monolith ang natagpuan noong November 18, 2020 sa malayong parte ng desierto ng Southern Utah, United States. Sa mga hindi nakakaalam ano ang monolith, ito ay isang strukturang nakatayo na parang pader at kadalasan ito ay nagsisilbing monumento. Isang magandang halimbawa ng monolith ay ang Stonehenge na yari sa bato. Ang pinagkaiba lang ng monolith na ating pag-uusapan ngayon ay gawa ito sa isang uri ng metal. Sinasabing ito'y natagpuan ng mga tauhan ng Utah habang nagpapatrol sa lugar upang magbilang ng mga bighorn sheep habang nakasakay sa isang helicopter. Ayon sa isang saksi, ito ay three-sided na istruktura na mahigit kumulang 3 metro ang taas o nasa 10 to 12 feet na mukhang gawa sa isang uri ng metal na hindi patukoy. Ito rin ay mahigpit at malalim na nakabaon sa pulang lupa ng disyerto. Mula sa impapawid ay agad itong napansin ng piloto ng helicopter na si Brett Hutchings dahil kakaiba daw ang pagkakalagay nito at nakakapagtaka dahil nga ito ay nasa gitna ng disyerto. Nagkaroon nga ng pagkakataon ng pilotong ito na makita at mahawakan ng malapitan ang monolith na ito. At gaya ng inaasahan ay mabilis na kumalat ang balitang ito nang maikumpara ng mga netizen ang monolith sa eksena ng isang sci-fi na pelikula ni Stanley Kubrick noong 1968 na pinamagatang 2001: A Space Odyssey, kung saan ang isang grupo ng apes ay nakatagpo ng isang malaking metal na estruktura kagaya ng natagpuan sa Utah. Malaki ang pagkakahiwig ng dalawang strukturang ito, kaya hindi nakakapagtakang naikumpara ito ng mga netizens. Kaya maraming nagsasabi na baka ito ay may kaugnayan sa mga alien sa ating mundo. Kung inyong natatandaan mga kaibigan, nito lamang nakaraang buwan, ay nag-release ang Pentagon ng 3 video clips na nagpapakita ng mga unidentified aerial phenomena at inanunsyo ng mga eksperto na discovery nilang may posibilidad na may buhay sa Venus. Sa tingin nyo ba ay konektado ito sa monolith, mga kaibigan? O ito'y kakaibang pagkakataon lamang? Gusto ko ring malaman ng inyong opinion, mga kaibigan. Please comment down in the comment section below. Sabi ng isa sa mga otoridad, ang metal monolith na ito ay mas kapanipaniwalang inilagay ng isang artist kesa sa isang alien. Siguro daw ay malaking tagahanga sa pelikulang 2001: A Space Odyssey ang artist na gumawa nito. Ikinumpara ang monolith sa mga gawa ng mga minimalist na eskultor, kasama ang artist na si Jack McCracken na pumanaw noong 2011. At batay sa tagapagsalita ng kanyang gallery ay hindi daw ito gawa ni McCracken mismo
at sinabi nilang baka ito ay gawa sa isang kapwa-eskultor na gustong magbigay pugay kay McCracken. At para na rin sa seguridad ay hindi ibinunyag ng mga tauhan ang eksaktong lokasyon ng metal monolith na ito para maiwasan ang pagdagsa at pagkawala sa gitna ng disyerto ng mga taong gustong masaksihan o makita ito. Dahil paniguradong dadagsa ang mga libo-libong tao kung alam nila ang eksaktong lokasyon ng metal na ito. Inimok din ng Department of Public Safety ng Utah na huwag basta-bastang maglagay ng kung anumang bagay saanman, katulad na ng tagpuan ng strukturang ito, na maaring magbigay ng panic sa publiko. Isang pahayag ng ahensya ang nagsasabing, "It is illegal to install structures or art without authorization on federally managed public lands, no matter what planet you're from." Sa ngayon, mahigpit na iniimbestigahan ng mga otoridad ng Utah kung saan talaga nanggaling ang misteryosong monolith na ito. At aabangan na lang natin kung ano ang magiging resulta ng investigasyon na ito. At syempre, kung mayroong mga update, ay tatalakayin pa rin natin yan sa channel na ito, mga kaibigan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para ma-notify ka. Gusto kong marinig ang mga opinion nyo, mga kaibigan. Kung kayo naman ang tatanungin, naniniwala ba kayong ito'y gawa ng isang eskultor? O ito'y may kaugnayan sa mga alien ng ating mundo na hindi pa nadidiskubre? Let me know in the comment section below. At kung gusto nyo pa ng mga talakayan pahinggil sa mga alien, let me know mga kaibigan by hitting the like button below. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe.